naniniwala ka talaga sa babaeng... Sa babaeng tumitikim ng lalaki at babae, na wala namang anak, kaya paano niya ma-feel ang pagpatay niya sa anak ng iba? Paano ma-feel ng taong katulad ni Sara Elago ang mawala ng anak kung mismo siya hindi siya makapag-decide kung babae ba ang gusto niya o lalaki? I don't judge your preference, Sara Elago. But what I do judge is all the lies na binibenta mo pa rin hanggang ngayon. Huwag ka magkaanak, Sara Elago. Yung mga katulad mo ang hindi dapat dumarami. Yung kunwari virgin pero napaka-evil sa loob. Ilang kabataan na bang pinatay mo, Sara? At ilang mga nanay na ba ang inagawan mo ng anak? Ingat. Good night. The only reason naman talaga na takot kayong buwagin yung mga IP school na yan. Kasi mawawala na kayo ng training ground. Paano pa kaya kayo nakakakuha ng donation sa ibang bansa kung wala na kayong IP na estudyante? Di ba yan yung drama nyo? Na kayo yung hero? Na dapat kayo pagbibigyan at papaulanan ng napakaraming euros para matulungan kayo. Nagagamitin niyo yung mga dolyares para, ano ulit? Para dagdagan ang mga terorista sa bansang ito. Di ba dyan kayo magaling, save our IP schools? Wow! Sabihin niyo na lang, save our terrorist camps, save our terrorist training grounds, save our livelihood so that we can be terrorists to the Philippines. Dapat ganyan. Dapat truthful. Mas maniniwala talaga tayo sa mga teroristang CPP, NPA, NDF? O sa AFP you can trust? Maniniwala talaga kayo sa mga terorista? O sa mga katutubong nanay at tatay na nawalan ng mga anak at nagsumbong para makuha ang mga anak nila? Ano na lang kaya isasagot nyo? Napakamagagaling, matatalino at disente kuno? Sa nanay na namatay dahil nawalay sa kanya yung dalawa niyang mga anak na babae. Na namatay siya na hindi man lang niya sila nakita. Sasabihin niyo hindi rescue mission? So kayo yung hero? Kayo yung dapat pasalamatan na tinanggal niyo sila sa mga pamilya nila? Sige nga, dramahin niyo nga yan. Spin that lie. Ingat.